Samantala, tuloy ang pagbusisi ng impeachment court sa mga bank account ni Chief Justice Renato Corona. Pero dahil nga sa TRO na inilabas ng Korte Suprema, di na raw muna nila bubulat-latin ang dollar accounts ng punong hukom. Sa detalye, may live report si Mean Los Baños. Mean. Cheryl, nagdesisyon na nga ang impeachment court na ipagpaliban muna ang usapin tungkol sa foreign account ni Chief Justice Corona matapos maglabas ng TRO ng Korte Suprema na nagpipigil sa paglabas ng mga dokumentong yan. Pero bago yan, nag-isa muna ng husto ang presidente ng PS Bank na sumalang din ngayon sa witness stand. Buena manong nanggisa kay PS Bank President Pascual Garcia III si Senator Judge Franklin Drilon. Ipinalalabas ito ang opening documents tulad ng initial deposit sa mga peso account ni Chief Justice Corona. The subpoena does not stipulate and require me to present that. Huwag natin gamitin yung sinasabing hindi kasama sa subpoena yan, hindi namin sasabihin yan. Eh, ito po ang hinahanap nating katotohanan. Pero nang busisiin ang ipinadalang subpoena sa PS Bank, nakumpirma namang kasama sa ipinadadala sa korte ang opening documents ng account ni Corona. Inutusan na lang si Garcia na dalhin ito sa Lunes at ipinasasama na rin ang kanilang manager sa Katipunan branch kung saan may account ang punong hukom. Ang manager kasi ang orihinal na pinasabpina pero si Garcia ang tumistigo ngayon. She's a lady, Your Honor. She of course was very stressed about the circumstances. Pahirapan din ang hinga ng testimonya si Garcia tungkol sa dollar accounts ni Corona. I will not testify because I believe I will be breaking the law. Si Senator Judge Kiko Pangilinan naman nakiusap sa depensa na humingi na lang ng permiso mula kay Corona, pero di rin umubra. Kinwestiyon din si Garcia kung paano nag-leak at nakarating sa prosekusyon ang bank documents ni Corona bago pa man ito ipasabina ng korte. Where will it come from then? I have no idea. From heaven? Are you saying that your security procedure in your bank is loose? Cheryl, bagamat inamin itong presidente ng PS Bank na pareho yung tinutukoy na bank account doon sa na-leak at doon sa original na dokumento ng PS Bank, hindi naman daw galing sa banko nila ang dokumentong yan. Samantala, sumalang na rin itong bank manager ng BPI ngayon sa witness stand at katatapos-tapos lamang ngayon ng impeachment trial day 15. Cheryl? Maraming salamat, Mean Los Baños. Nagulat live mula sa Senado.